YouTube account ko, mga bok. So, background check lang po tayo. Kami po ni Angeline, nagkakilala po sa half-sister. At totoo po yung naramdaman ko. Hanggang sa ngayon, naalala ko pa rin yung itsura ko noong una ko nakita si Angeline. Na love at first sight po ako sa kanya. Totoo po yan. I swear to God, hindi po ako magsisinungaling. Totoo po yan. Na love at first sight ako kay Angeline. Naramdaman ko kaagad sa kanya na mahal ko kaagad siya. Hindi dahil po sa Amerikana siya. Kasi po ang pagmamahal, wala po yan. Hindi po yan nasusukat sa gender, kulay, o height, or anong klase ka man tao, kung ano man ang kakayahan mo. Hindi po nasusukat yun ang pagmamahal. Nasusukat po ang pagmamahal kapag yun ay naramdaman mo talaga. At alam mo yun, binigay mo yung pagmamahal sa kanya. Okay, so ngayon po kung ano, medyo mag-seryoso lang tayo, mag-seryoso lang muna ako. No? May sabihin po ako sa inyo, kasi po alam ko, marami nagtatanong sa inyo dito na hiwalay na po ba kayo? Kamusta na kayo? Bakit hindi kayo magkasama sa isang bahay? Hindi ko na sinama sa mga question yun kasi baka sabihin ko na lang din po sa inyo kagad to. Dahil syempre, alam ko mula nung naging kami ni Angeline pa sa inyo ay nakasubaybay na rin sa amin at marami na rin nagtatanong, no? At nag-aalala kasi syempre wala rin namang update sa amin. At totoo po niyan mga bok, hiwalay na po kami ni Angeline. Digit po yun. Wala po nga lang scripted. At kung sa tingin nyo po, ginagawa ko lang po ito para po sa YouTube account ko, hindi po. Wala po akong pakialam kung sumikat po ako dito sa YouTube ko o hindi. Ang importante po, nag-i-enjoy po ako sa ginagawa ko. Pero yun po talaga yung totoo mga bok. Naghiwalay po kami ni Angeline 2 years na or magto 2 years. Kasi po yung unang taon, talagang naghiwalay kami, yung isang taon, trinay po namin. Trinay pa namin, alam mo yun, ma-develop yung sarili namin, no? Hanapin namin yung spark. Kaya ko to bok, kaya ko to kinontent, kaya ko rin to isinama, kaya ko to inamin sa inyo mga bok. Kasi kung sa akin lang naman po, kung totoosin, kung sa akin lang naman po kayo magtatanong, sa mga kaibigan ko, alam po nila na hiwalay po kami ni Angeline. Sa mga kaibigan ko talaga, sila Kenchan, Ruru, sila Price Tag, lahat pa po iba, sila Jelay, alam po nila yan. Alam po nilang hiwalay. Tapos, matagal na rin po dapat akong nag-amin na wala na kami ni Angeline. Sinabi ko lang po, parang malaki po yung respeto ko kay Angeline. Malaki po yung respeto ko sa kanya. Kasi, ito nga yung sinasabi ko na kung ako lang din naman yung ibabash, no? At kung sa ako lang din naman yung mga taong hipokrito, mga sasabihin na hindi naman alam mo yung pinagsasabi, kaya ko pong tanggapin yung mga ganong salita. Kasi wala po akong pakialam sa mga bachelor kung maniwala po sa hindi. Iniisip ko lang po si Angeline. Kasi syempre, marami po nagtatanong sa kanya na kamusta kayo, kamusta kayo. Syempre, hindi po siya makapagsalita dahil gawa nga rin na tungkol sa akin. Kasi syempre, baka mamaya, kung ano doon mamaya. Sabi ko, wala naman akong pakialam kung sasabihin mo sa mga tao na wala na tayo. Kasi wala naman na talaga tayo. At sinasabi ko sa inyo book na hindi po ako scripted mga book. Hindi po ako scripted. Lahat po ng pinagagawa ko ay totoo. Bukas na libro po ako. Pero hindi po lahat na nangyayari po sa akin mga book ay alam po ninyo. Kasi po may mga privacy pa rin naman po ako na kailangan ako lang po yun. O sa family po lang. Or kaming dalawa lang po ni Angeline. Sa kung ngayon man ay magtatanong kayo anong dahilan ng pagkakahiwalay po namin ni Angeline mga book. Ay hindi po kami naghiwalay tungkol po sa third party. Hindi po. Talagang inabot lang po kami mga book. Talagang nagkataon lang sa amin na parang sobrang close na namin. Hindi na kami naging masaya sa isa't isa at marami akong pagkukulang sa kanya mga bok. Na iniisip ko at laking panghinayan ko na kung ngayon ko sana nakita to mga bok. Ngayon ko sana nakita to yung problema namin dati ni Angeline. Sana naging okay pa. Pero lahat ng nangyayari sa atin mga bok, lahat ng nangyayari sa atin may dahilan, no? Wala naman po siguro talagang nagtatagal dito sa mundo natin. Minsan talagang kahit anong pagmamahal natin sa tao, kung hindi talaga kayo para sa isa't isa, hindi kayo para sa isa't isa. Pero bok, no bash. Sana intindihin po ninyo ako at intindihin po ninyo ang nangyayari po sana sa amin ngayon. Kasi ito po, hindi ko po to pinag-isipan, no? Hindi ko pinag-isipan kung anong sasabihin ko kasi sinasabi ko sa inyo kung ano po talaga nangyayari sa amin. Bagkus ito nga po talaga. At ang maganda lang po sa amin ngayon, mga bok, ay magkaibigan kami ni Angeline. Walang bitter-bitter kasi may mga anak po kami, okay? At ang mahalaga po noon at ang pinaka-important pinag-usapan po namin bago po kami makipaghulay ay ayusin natin ang mga anak natin, okay? Papalakihin natin maayos ang anak natin. Kasi in the future, 22 ka, hindi natin alam mangyayari sa buhay natin mga bok. In the end of the day, tayo pa rin dalawa, Angeline. Alam ko yun, di ba? Kasi kung ako tatanungin nyo, bok, mahal ko po si Angeline. Mahal mo, bakit hindi ka nag-ano? Ba't hindi mo nilaban, bok? Hindi sa lahat ng pagkakataon, dapat mong nilalaban. Kailangan mo rin mag-let go kung talaga mahal mo isang tao na yun. At ang laking respeto ko sa parents si Angeline at kay Angeline. Kahit na ganito nangyayari sa amin, lumalaban po si Angeline. Maniwala po kayo. Nagtatrabaho siya sa Amerika para sa anak namin. Nag-sacrifice siya para sa sarili niya, para sa anak namin. Kung minsan, hindi din siya talaga nakikita, nahiya siya magpakita sa vlog, eh nahiya po talaga siya kasi siya hindi naman po siya showy na tao, hindi talaga siya pang TV, hindi siya pang vlog, hindi siya normal na ba
babae ko siya, eh yun pong nagustuhan ko sa kanya. Sobrang totoo niya pong babae. Yun pong talagang sumapul po sa puso ko, yung pagiging totoong tao niya. Kaya ko tatanungin niyo po kung mahal ko po si Angie. Maniwala po kayo. Kaso po talagang ganun. Kumbaga, naghiwalay kami, hindi na namin kailangan pa sigurong gawing komplikado pa yung nangyayari. Although masakit para sa akin, para sa kanya. Kasi ilang taon din kami, di ba? Siya yung pinakamatagal ko, Bok. At sa kanya lang ako may anak, ha? Baka sabihin niyo may anak ako sa labas. Sa kanya lang ako may anak. Sa kanya ko binigay yung talagang... Well, Bok, hindi rin ako manghihinayang. Sana ganun din kayo. Kasi lahat po na nangyayari po sa buhay natin, meron pong purpose. Okay? Mawala man ng tao sa iyo ngayon, kung siya ay para sa iyo, para sa yan bandang huli. Depende lang kung paano mo siya tatanggapin. Okay? Ang importante lang, Bok, eh balang araw, luwagan natin ang ating mga puso, no, na tanggalin natin yung mga hate, galit. Sana lahat na lang ng tao nagmamahalan. So wag nating kakalimutan na tao po tayo, lahat nagkakamali. Okay? At inuuna ko po, no, mga Bok, hindi ko po ito ginawa para pampasikat po sa YouTube ko, etc. Mga Bok, happy na po ako sa status ng buhay ko ngayon. Okay po ako, may nabibili akong pagkain para sana ko meron ako nabibili panggatas, diaper, o naiipon sa sarili ko sa madaling salita, mga Bok. Kaya hindi, pero kaya ko to nilabas, mga Bok, kasi marami nga nagtatanong sa inyo tungkol kung ano ba talaga kami, kung anong status namin. Eh ngayon, alam nyo na, at wala na nag-hold back sa akin kung ano man ang dapat kong gawin, no? At least, maluwag na rin sa kalooban ko na nasabi ko, kasi pinag-usapan po namin ni Angeline nga to, no? Na kung pwede, na sabihin ko na lang daw sa mga tao, para sa ganun, na hindi na sila nag-expect din. Kasi ayoko rin naman, Bok, na mabuhay sa isang, alam mo yun, parang ayoko mabuhay sa peke. Gusto ko sa totoo. Yun po ako. At no bash po kay Angeline. Okay? Wag. Kasi po, si Angeline po ay talagang mapagmahal na nanay. Mahal na mahal niya po yung mga anak niya. Yun po yung pinaka-importante. At lagi ko po sinasabi ko rin sa mga anak ko na lagi niyong mamahalin ang nanay ninyo kasi sa akin. Kasi siya ang nanay ninyo. Siya ang nagdala for 9 months sa inyo. Sa akin po, masaya lang ako na makita ko yung anak ko, no? Lagi, kailan ko gusto, makikita ko yun. At na maganda sa amin, mga Bok, walang bitter-bitter, di ba? Walang damayan ng anak, wala nang ganun, mga Bok, wala nang ganun. Kung hindi tayo naging okay, okay lang yun. Ganun talaga, kailangan natin mag-let go, di ba? Para mas matuto tayo. Ganun lang naman yun eh. So, ayun, at least alam nyo na, mga Bok, no? Sana wala akong na-miss. At sana, kung may mga tanong pa po kayo, eh, comment below nyo lang po siguro. Kung di na po ako masyadong nagiging emotional, kasi tagal na rin po, parang tinanggap ko na rin po sa sarili kung anong po ang nangyayari po sa amin. At yun po yung mahalaga, pagtanggap sa kung ano ka, tanggap kung anong nangyayari sa iyo ngayon. Si God na ang bahala sa natira. Siya na bahala mag-provide. Kasi hindi po lahat ng bagay ikaya natin. Kasi kung kaya natin, bakit pa natin siya kailangan tawagin, diba? So may mga pagkakataon na kailangan tawagin po natin siya, kasi siya lang po talaga makakatulong sa atin, ha? Hindi nasa labas ang bintana ko, kundi nasa itaas po natin, si Papa Jesus. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga Bok. Yan, sana po ay nag-enjoy kayo. At sana may nagpulot po kayong aral sa video na to. At huwag po kayo magalala, dahil sa nangyayari po ngayon, hindi po ito magiging hadlang sa pagpapasaya.